ng Diyos, mag-aral at pakinig sa palatuntunan Apologetika. Ang palatuntunan nagbibigay liwanag ukol sa mga turo ng simbahan matay sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Apologetika. Tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama si Brother Marco Evangelista, Apologetika. Dito sa Veritas 840 Radio. 4 minutes na. Ave Maria! Gracia plena! Isang mapagpalang araw po ng Linggo, mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Maligayang kapistahan ng Batang Banal, ang tinatawag nating Holy Child o sa wikang Espanyol ay Santo Niño! Viva Pit El Señor! Sa mapagpalang hapon po sa lahat po ng ating mga kapanalig na nakikinig at nakatutok sa ating programang Apologetika ng Radyo Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan. Ipagtanggol po natin ang ating pananampalataya sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ito po si Brother Louis Hermosa ng Kapanin St. Dominic at Diocese of Manila. Purihin ang Panginoon na tayo binigyan ulit ng isang pagkakataon upang magbahagi ng mga totoong aral sa totoo at nag-iisang simbahang itinayo ni Kristo. Kaya makinig, magsaliksik. Ito po si Brother Marlon Azuelo. God bless po sa lahat ng mga taga-subaybay at taga-suporta ng Apologetika. Tindigan ang tama, ipaglaban ang katotohanan. Ito po si Brother Melchor Manalili. Ito po si Brother Philip Cesar Herrera. Patuloy po tayong makinig ng Apologetika upang madagdagan ang ating kaalaman. And God bless you all. Amen. Isang mapagpalang hapon po. Ngayon po ikalabingsyam na araw sa buwan ng Enero 2020. Pagpatuloy po nating pag-aralan sa buhay, ipagtanggol ang ating pananampalataya. Ito po si Tatang Larry Lamco Malyari. Amen. So ngayon po ay kapistahan dyan sa sarili naming parokya ni Brother Marlon, ang Santo Niño de Taguig. Happy Fiesta po sa lahat ng aming mga kabarangay, kaparokya. Siyempre sa pangunguna ng mahal naming kura paroko at chief exorcist ng Diocese of Pasig, Reverend Father Daniel Estacio. So batiin mo naman yung pinanggalingan mo dun sa pandakan. Binabati ko po ng maligayang pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño, dun pong aking birthplace. Diyan po at pinagdiriwang ngayon ang Santo Niño de Pandakan. Maligayang piyesta po. Peace para sa lahat. Oh, sino kura paroko doon? Sa Pandakan? Naku, wala na po ako. Father, idea. Father. Father Sunny C. De Claro. Kasi ano lang si Tatang doon, matagal nang nando doon, nawala, tapos hindi niya nakakabisado yung kura paroko. Dati si Father Longhair. Si Longhair. Si Father Alari Abaco. Okay. Yes, so maligayang kapistahan din po sa lahat ng mga taga parokya ni Father Julius Bilen ng Kabanatuan. Santo Niño rin ang parokya, Kabanatuan. At syempre sa ating mahal na kaibigan, ang Tundo, Maynila, no? Santo Niño de Tundo, si Reverend Father Lito Villegas na pinsang buo ni Archbishop Soc Villegas. At saka syempre si Father Fran Villegas ng Cebu. Yan. Sa Ilonggo, sino ba sa Ilonggo? Yung anong patron doon? Anong ginagawang okasyon doon? Santo Niño din. Sa Sinulog, sa Iloilo is Dinagyang. Dinagyang. Sa Kalibo, Atiatihan. Sa local, sa Cadiz, Dinagsa naman. Yun. Oh, si sa Malibay. Sa Malibay, lahat po ng mga magpo-prosesyon ng Santo Niño, iba-ibang klase ng kasuotan, pero isa lang po yun, kay Father Ed Corosa ng Malibay, San Juan ni Pomoceno, Parish Church. Amen. So ngayon po, magsaya tayo sapagkat ginugunita natin ang munting si Jesus, ang batang si Jesus, ang batang banal, the Holy Child. Sabi nila, wala daw sa Bible ang Santo Niño. Naku po, huwag niyong pakinggan yung mga nagsasalita na walang laman ang sinasabi. Yun pong batang Jesus, yung batang banal, yung Holy Child, pag sinalin po sa Spanish, no? Yun ang unang nasyon na sumakop sa ating lupain para maging Kristiyanong bansa, mga Espanyol, Spanish. So yung Santo Niño, huwag nyo hanapin sa Tagalog, huwag nyo hanapin sa English, yan po'y Spanish. At yan po'y makikita natin sa Gospel of St. Luke, chapter 1, verse 35. Brother Louis, merong mga nagtatanong, ano ba daw ang magandang Santo Niño, yung nakasuot ng kulay pula o kulay green? At yung kulay green daw ay for lucky charm. Ba-ba-banat?
Huwag po natin gawing lucky charm po. ang Santo Niño po. Kasi ang sinisimbolo po ng batang si Jesus, yun po yung kababaang loob, yun po sinabi sa ating ebanghelyo ngayon. Okay, banat na naman ang mga Protestante. Kayong mga Katoliko, hindi na tumatanda si Jesus. Hanggang ngayon, bata pa rin. Ano masasabi, Brother Melchor? Una, si Jesus dumaan sa pagkabata. Ayun! Hindi yung pinanganak na matanda na. Dumaan niya sa pagkabata, kaya yung kanyang pagiging bata, Santo Niño, yun po ang sineselebrate namin. Yun ang tawag dito, larawan. Yes, ng kanyang pagkabata. Oo. So, ikaw naman, Tang, ano masasabi mo doon sa mga tiradang ganyan? Ako, isa lang ang masasabi ko, maligayang pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Alam mo ninyo, meron kaming karanasan ngayon bago kami umakyat dito sa booth. Meron pong isang Australiano na may edad na, nariyan po sa harapan ng aming studio, ng aming station. No, talagang sa lobby mismo, may hawak pong megaphone at doon sa megaphone nakasulat yung kanyang kinaanibang grupo. Siya po siyang Born Against Christian. Again ba o against? Against. So tinanong ni Brother Marlon kung anong nasyon niya, sabi niya Australiano siya. Yes. And then naggagamit siya ng megaphone dahil ang Panginoong Jesucristo daw ay walang respeto sa relihiyon. So kinontra po natin 'yan dahil ang sabi nga ni Brother Marlon, you must know how to respect our belief. Anyway, you are in front of our station. Abay, lalo hong nagsisigaw at nagalit, sabi yun ni Tatang Larry, pag kinakausap ka namin, no? Pag kinakausap ka in person, do not use your megaphone because that is unethical. No? Eh, hindi pa rin nung mapaawat, di ba? So, tinanong ko sa kanya, who gave you the authority to preach? Tinuro niya ang langit at ang Panginoong Jesucristo daw, no? Sabi ko, umalis ka na dito, baka jombagin na kita eh. Buti na lang hindi marunong sa Tagalog. Bigla umalis, nangingin. Tapos, after natin, Prater Louis, nasa gilid, nagdadasal eh. Ano ba yun? Ina-exercise na ba? Sinasabi niya, wag sana suntukin ni Marco. Dumating po si Brother Melchor at saka si Brother Philip, no? Ito yung mga parang pulis eh, uli dumarating eh. So ginamitan naman ng diplomasya ni Brother Melchor uli. Ang sabi ni Brother Melchor, kung ano yung kanyang grupo, sinabi niya yung kanyang grupo, sino yung nagtayo, sinabi rin niya yung pangalan ng pastor na nagtayo. Humingi ng Bible verse si Brother Melchor, kung nasa Bible ba yung kanyang grupo, eh tumalikot po't napikon, nandun, nasa sulok na. No? So, medyo natetensyon sa amin. Pero, siyempre, ganito lang po yan mga kapanalig. Parang yung mga bastos na pumunta dun sa Nazareno, di ba? Alam mo ninyo, may kanya-kanya tayong pananampalataya. Pagdating sa pananampalataya, pwede nating sabihin yung lahat ng bagay. Pero yung galaw ng mga kapistahan ng mga tao, dapat may kasamang respeto yan, no? Kayong mga born again, lalo na yung isa nagdala ng pasugo kay Francis. Yan. Isa pang uri ng kabastusan yan, 'di ba? Sabi niyo halimaw yung Santo Papa namin, ba't yung tinadala ng pasugo ninyo? 'Di ba halimaw kayo, 'di ba? So ibig sabihin, kailangan ang respeto. Kaya nga tayo mayroon tinatawag na taon ng ekumenismo ngayon. Mahal namin kayo. Pero yung aral ninyo, hindi uubra yan. Naaayunan natin, no? Ayaw po natin na ilapastanganin ang ating pananampalataya. Kaya tayo naninindigan pagdating dyan. No, yan ang turo sa amin ni Father Francis Benedict. Na, si Father Isidro Puyat ng San Agustin Parish ng Jaen. Dating may-ari ng Asunta Seminary. Father Sid, we love you. Mabuhay po kayo. Okay. So, salamat po kay Brother Melchor. Carpizo. Pag-pray natin yung kanyang junior, si Melchor Junior, medyo na-confine sa Asian Hospital. No? Nagkaroon yata ng mga rashes sa mukha at dinala ni Sister Rita kagabi. So let us pray for our inaanak, si JR, Melchor Carpizo Junior. Siyempre, salamat po kay Sister Nena Despidiones ng Maryland, USA, sa kanyang walang sawang pagtulong sa atin, kay Sister Babilina Silva, kay Brother John Lee Santos, at sa marami pang mga tumutulong sa ating palatuntunan. Okay. So ngayon po, hindi na tayo magpapakahaba. Punta na tayo sa ating topic. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon, Brother Jomel Malyari Otara ng USA. Sapagkat ngayon po, itatalakayin natin napapanahon
nagsusulputan na po ang mga propeta. Yeah. At sinasabi po nila na magugunaw na ang sanlibutan, ito na ang panahon ng paghukom, ito na yung panahon, magkakaroon na ng rapture, Armageddon, ano pa yung sabi nila, mga ibang, yung mga doomsday, o kung ano't ano pa, no? Eh di, pagka nangyari yun, boom, panis. Doomsday, di boom, panis tayo. Okay, ano ang kanilang ginagamit na referensya dito sa tinatawag nilang end times? Ang sinasabi nilang mga sign of the last days, kinuha po nila sa bahagi ng Gospel of St. Matthew chapter 24. No? Sa buong talatang ito, ay mababasa po natin ang mga tinatawag na mga palatandaan ng huling panahon. At ito rin po ang ginagamit ng mga sekta Protestante para kumita, ay para kumita, para manakot, oh, manakot. Ha, para yung kanilang mga member ay hindi umalis sa kanila, no? I-threat nila na malapit na. Ito na ang panahon, ayan na, ayan na. Tang ilang taon mo narinig yan? Ako siguro mga 4 years old ako eh. Naririnig ko na yan. Ilang taon ka na ngayon? Eh, 59 na po 59. Eh. 59? Yung parang nagsinasabi. Babalik po tayo, yan ang ating ihimayin. Awan Diyos. Hi, Pans. Hello, Pans. I love you. Punta tayo sa ano, particular verse. Yung 24. 6-8. 6-8. 6-8. 6-8. 6-8. May dagdag pa dyan, ha? Yung 21-11. Pero isa lang halos yun. Ano na Lucas kasi para inaulit ko sa mga. Brother Chong. Ha? Brother Chong. Maganda yung kanyang parang pen name. Eh. Eric Bartolome, Jesse Barbadillo, happy listening po. Aha. Si happy ano ah, happy wedding anniversary sa kaibigan ko si Miss Aurea Dairit Trambano. Yan. Marlon Galvez is watching us. Brother Roland Albano, happy listening, happy watching. Okay, so mga kapanalig, isa-side po natin yung ating talakayan this morning about the Gospel of St. Matthew. Chapter 24, kunin natin yung very particular na verse. Ano? Basahin natin yung chapter 6 hanggang chapter 8. No? Sino bang may bukas na Bible sa inyo? Ako na babasa, ikaw. Ito, chapter 6, verse 8 po ng Matthew 24. Ang sabi po, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo. Simulan ko sa 4. Okay. No? Na huwag kayong mailigaw ninuman sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, no, ako ang Mesiyas at marami silang maililigaw. Verse 6, makarinig kayo ng alingaungaw, ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Iwan muna natin yung digmaan, gera. Kasi 1914, nagkagera na eh. Hindi naman nagunaw ang mundo, no? Nagkaroon pa ng 1940s, World War II. Hindi naman nagunaw ang mundo. O punta tayo dito sa paborito ng mga, ano ngayon, ng mga heretiko ngayon. Yung mga nananakot. Doomsday daw. Sabi dito, magkakagutom at lilindol. Yeah, natural disaster yan. Sa iba't ibang dako. So, okay. Ano sabi? Alam mo, yung binasa mo yan, Brother Marco, yung Mateo, no? Very specific, doon sa 24:6-8. Mm-hmm. Katulad nung bago tayo nag-break kanina. Bata pa ako, naririnig ko na yan. Alam niyo po, kung ako ha, nakagisnan ko yung aral na Iglesia ni Cristo doon sa kanilang pangdoktrina. Ito ang sabi nila dyan, doon sa page 213. Mm-hmm. No? Pangunahing doktrina. Ganito ang paliwanag nila sa binasa mo. Ang mga palatandaang ito
ay natupad sa pangyayari. Nagkaroon ng una, ikalawang digmaan, naganap ang paglindol sa iba't ibang dako, at ngayon ay patuloy na lumalaganap ang kagutom at kahirapan. Ang mga katuparan ng mga palatandaang itinagbabadyang, malapit na ang araw ng paghuhukom. Mm-hmm. Oh, yan po ang kanilang aral, mga kapanalig. Tatandaan po natin, ako po ipinanganak na Iglesia ni Cristo. Apat na pinanganak, taon. Nakaisip, yan. Nag-aral, tumanda. Nakaedad. Nakaedad. Dad, magbago ka na. 2020 na. Ay, pinupunto ko rito, nagkaisip ako at in support, natatandaan ko na yung turo sa pagsamba ng kabataan. Ngayon po ako ay magpi-59. Mm-hmm. Yan pa rin ang sinasabi nila. Kapag may kalamidad, especially yung mga lindol, mamaya, siguro, elaborate natin, ay iyakan na naman yan. Okay. So, iyakan na naman yan. Yun yung tagpo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo. 1914. Naranasan po yan, narinig yan, at pinraktis yan ni Tatang noong panahon na naroon siya sa loob nun. Now, merong isang born again eh. Ano yung kanyang ipinost sa Facebook, Brother Marlon, kung natatandaan mo? Yes. Huwag mo nang pagitin yung buong pangalan, ha? Baka sumikat. First name lang. Si Josh. Ano sabi ni Josh? Feeling niya, God is angry. Oh. Just a few days after the Black Nazarene celebration, Taal volcano erupted. Why celebrate a statue? Couldn't this phenomenon enough to prove to you that God is not a wood? Meron pa siya ganun. Ngayon, ang tanong natin, alam niya nagalit ang Panginoon. Nagalit daw. Nakausap niya kaya. Ang tanong, tatanungin ko nga sa Diyos. Diyos ka Ilonggo ngayon. Ilonggo. Ilonggo. Tanungin mo sa Ilonggo. Tanungin ko, Diyos. Diyos ka man. Pareho na ka mo, Diyos. Paano mo naman lang yan ang aking ang Diyos? Ano masasabi natin? Nagalit daw ang Diyos dahil may prosesyon. May prosesyon na Nazareno eh. Hindi po nag-aaral siguro yan nung high school. Bakit? Bakit po? Kasi natural calamity ito, yung natural disaster ito. Ito po yung course ng nature na kailangan niya ng sumabog o bumuko o mag-alboroto. Nakumbaga, part ng cycle part niya yan. Cycle. Una sa lahat, tayo ay nasa Pacific Ring of Fire para po sa mga kapanalig po natin. Ibig pong sabihin nun, yung po yung mga bansa na nasa paligid po ng Pacific Ocean. Ito po yung Pacific Ring of Fire kung saan marami po talagang earthquake o yung paglindol at pagputok ng vulkan at mga bagyo. Yan po ang tatandaan po natin. In fact po, mga kapanalig, nung pumutok po ang nag-alboroto po ang Taal, sumabay po ang Mount Shintake sa Japan at meron po sa Mexico yung Popoke, ano yan? Yung isa pang vulkan. So bakit? Nag-precision din ba doon? Yun lang. Kung galit ang Diyos sa pag-precision, isa na taon pumuputok ang vulkan Taal. Yun! Okay, ano masasabi mo dyan, Brother Melchor? Yung sinabi niya yung nagalit ang Diyos, unang-una, best may alam pa siya kaysa sa Diyos. Di ba? Pangalawa, yan po ay natural disaster, gaya po ng sinabi ni Tatang Malyari. Kung talagang ang Diyos nagagalit, matagal na kayong tinanggal ng Diyos sa ibabaw ng lupa dahil sa pag-atake niyo sa simbahang Katoliko. Yun. So, ganito po yung punto natin dyan, mga kapanalig. Ano po? Sabi nung nag-post sa Facebook, alam ko yung iba, mahilig sa social media, nakita niya yan. Diyos ang kanyang first name, hindi na natin banggit. J-O-S-H. Ilonggo to, pero hindi natin banggitin yung buong apelido. Una sa lahat, wala sino man sa atin na may karapatan magsabing galit ang Diyos dahil hindi naman natin alam. Yes. Ang kapangyarihan ng Diyos. Sino ka para sabihin mo na galit ang Diyos? Nakausap mo ba Diyos? Pag sinabi mong galit ang Diyos, nagmamagaling ka, bulaang propeta ka, isa kang halimaw. Yes. Tandaan mo yan. Pangalawa, sinabi mo dahil nagprosesyon sa Poong Nazareno. Sabi nga ni Frater Louie, dapat taon-taon, hindi lang Taal Volcano ang pumuputok, ungas. Dapat lahat ng mga vulkan pumuputok. Di ba? Tama ba ako, Tan? Okay. Eto. Yung Mount Taal, ha? Hindi pa nga totally pumuputok yan eh. Oh. Hindi daw yan ang dahilan yung pagpuprosesyon ng Nazareno. Hindi daw yan ang dahilan. Ang dahilan daw dahil sa sayaw na tala. Isa pang malaking problema ng mga mga ulupong. Yeah. Nga ni Jesus eh. Mga ulupong kayo, sabi niya, di ba? Matthew 23. Sabi niya sa mga eskriba,
Naku mga kapanalig, pagka ho natin pinaniwalaan yung mga ganitong aral na magugunaw na ang mundo dahil nagkaroon lang ng pagputok ng bulkan, tayo na po ang pinakakawawang tao sa sanlibutan. Bakit? Yun pong nakasulat sa Bible, pag inintindi nyo mabuti yung Matthew chapter 24, ang sabi po dito, ang liwanag ho, doon sa huling part ng binasa ko sa Matthew chapter 24, verse 8, ang lahat ng ito, pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Pag sinabing pasimula, anong kaulugan ng tata? Yeah, ibig sabihin, after ng disaster, ang tao makakaranas ng kahirapan, especially yung mga biktima. Halimbawa, yung disaster ng gera, gawa ng tao, after the war, maghihirap yung mga lugar na apektado ng gera. Oh, ngayon lang, recently, dito sa ating bansa, sumabog ang Taal, no? Unang pagsabog, na relocate ang mga tao, na evacuate sila. After that, magdadanas ng hirap ang mga tao. Sa ayaw natin at sa gusto natin, magdadanas ng hirap. Pero it doesn't mean na pagkatapos pumutok, ay katapusan ng mundo. Mali po ang ganong impresyon. So, ibig sabihin po, yung mga propesiya, yung mga tinatawag nating preaching ng mga nagsasabing ito na, magkakaroon na ng Armageddon, no? Magkakaroon na ng Doomsday. Yan po yung mga sinasabi ng Biblia na bula ang propeta. Sa halip, ituro ninyo, magbalik loob tayo sa Diyos, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, igalang natin ang kalikasan, mahalin natin ang ating mundo. Huwag niyo takutin ang mga tagasunod ninyo para manatiling nakakapit sa inyo. Mga hinayupa kayo. Diba? Yan ay isang malaking kasinungalingan. Bakit? 1914 po, nagkagera na. Sabi ng Matthew chapter 24, magkakaroon ng mga digmaan. Hindi ho nagunaw ang mundo. Pero totoong nagkaroon ng paghihirap. Yes. Nagkaroon ng famine. Mm-hmm. Diba? Nagkaroon ng taggutom. Yes. Nagkaroon ng mga glindol. Mm-hmm. Pero hindi natapos ang mundo. Kasi hindi yun ang message sa atin eh. Mm-hmm. Ang message sa atin, no, binibigyan tayo ng reminder na ang Panginoon, whether we like it or not, ay darating. Darating siya. Pero huwag niyong samantalahin. Huwag ninyong gahasain ang mga member ninyo sa maling aral ninyo, Tatang Larry. Lilinawin mo kaming gahasain, ha? Lilinawin mo, ha? Yung walang yain. Ayun, lulukuhin. Lulukuhin. Ang totoo niyang, brad, yung binasa natin kanina, yung binasa mo, yung 24:6-8, pag binasa mo yung 6, maliwanag ang sabi doon ng Biblia, no? Kinakailangan mangyari ito, datapot, hindi pa ang wakas. Talagang nakatakda, nakasama na ng tao ang mga kalamidad na mangyayari sa atin. Opo. Oh. So, ibig sabihin, sabi nga ni Prater Louis, bahagi yan. Yan, oo. Oh. Ng galaw ng mundo. Yes, oo. Oh. Bahagi, huwag niyong samantalahin. Alam mo ninyo kasi, tayo hindi tayo mahilig makipagbalitaktakan sa Facebook, eh. Uh-oh. Pero pag binabasa ko yung mga... yung si Diyos naggano ng post, tapos sasawsaw naman yung iba pang mga anti-Kristo, mga anti-Kristo tawag ko. Alam mo na kung bakit? Kasi ang katawan ni Kristo, sabi nga ni Brother Melchor, eh ang tagal na ninyong pinagsasamantalaan, inaabuso, inawalang niya eh. Eh di kung gustong gunawin ng Diyos at galit ng Diyos, matagal na kayo nangamatay eh. Sila dapat. Sana ipayo uli yung crusade, no? Brother Louis, bigyan natin sila ng mga pangintindi. Mga yung ano po, kung galit talaga ang Panginoon sa imahe, dapat talaga sinira pa lang unang-una yung templo ng Jerusalem. Pero ang daming imahe sa loob ng templo ng Jerusalem. Dalawang ano yan? Dalawang dako. Marami talaga yun. Yung dakong banal at saka dakong kabanal-banalan. Dakong kabanal-banalan. Kaya mag-cite tayo ng isa para sa pagkakaalam ng mga kapanalig natin. Unang Hari, chapter 6, verse 23. Sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng dalawang kerubin, imaheng nililok na sa kahoy na ulibo. Ulibo, oo. 15 talampakan ang taas ng bawat isa. Oo. Napakalaki po. Diba? Matas pa sa Shaquille O'Neal yata yun. Pero ano pa sinabi ng Panginoon? Dun sa Unang Hari chapter 9 verse 3. Narinig ko ang iyong panalangin at pagluhog sa harapan ko. Pinabanal ko ang bahay na ito na itinayo mo upang ilagay dito ang aking pangalan magpakailanman. Lalagi dito ang aking mga mata at puso sa lahat ng araw. Aba, ibig sabihin, sa halip na sinasabi nilang galit sa imahe, yung templo pinaging banal. Yun. Na pinalagyan ng kerubin. Na mataas pa kamo kay ano? Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. May mga imahe. In short, may imahe. So, ibig sabihin, ang imahe ay banal.
banal. Dahil pinabanal. Pinaging banal. Pinaging banal. Tama. Oo. Ibig sabihin, mali po yung interpretasyon natin at pagkakalat ng mga balita na dahil lang dito sa Nazareno o dahil sa kung ano-ano pa man, sa Santo Niño. Ayan na, Santo Niño. O ang masakla, pati nga taa, pati yung kantang tala, dinamay na, no? So kung ano-ano na lang nilalabas natin, alalahanin po natin na dapat papanaigin natin ang ating concern sa ating kapwa, no? Kung Kristiyano kang tinuturingan, dapat ang pinopromote mo ay magdasal. Ang bawat isa, dahil sinasabi niya, kung sakali man ito ang darating, dapat nagsisisi tayo. Bumabalik tayo sa ating Panginoong Diyos. Paano mo may pababalik yung mga tao na yon kung ang pinipreach mo ay galit? Galit agad ang Diyos? Hindi. Ang sinasabi ng Panginoon Diyos, bumalik kayo sa akin, bitbit niyo ang pag-ibig. Opo, sa katunayan po sa aklat ng Hebreo chapter 9 verse 4, sabi po dito, naroon ang altar na sunugan ang insenso at ang kaban ng tipan na kapwa balot ng ginto, nasa loob ng kaban ang sisidlang ginto na may lamang mana ang nagdahong tungkod ni Aaron at ang tapyas na bato na kinatitirikan ng tipan, at sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakilalang naroon ang Diyos. Ibig sabihin, through the image of an archangel, ang kerubin pala, kerubim, ay nagpapakilalang naroon ang Diyos. Kaya ang imahe, hindi dahilan para magalit ang Diyos. Yeah. Sa halip, ang imahe, pinagiging banal ng Diyos ang isang bagay. Amen. Hello fans, love you. Oo nga, ano yung ubo? Ano yan? May ganyan akong kaibigan ha. Kakaganyan, matay eh, namatay. Hindi ka nakatingin. Hindi, hindi ko lang sabi, sigundahan mo. Ah, gano'n eh. Oo nga, patay, nakipaglibing pa ako eh. Sama ho natin si Brother Cesar Philip yeah, Herrera. Ano ba Cesar Philip? Philip Cesar. Philip Cesar. Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas ang ikalawa ng hapon. Ave Maria! Gracias, plena! Sa ikalawang bahagi na po tayo ng ating 13 taong programa, Apologetica. Ayan, kasama niyo po, Brother Marco Evangelista, Tatang Larry L. Malyari, Brother Louis Peñapiel Hermosa, Brother Marlon Asuelo, Brother Melchor Manalili, at si Brother Philip Cesar Herrera. Wala si Brother Jay Yumang, nasa parang home for the aged. Nagbigay ng suporta, ng tulong. Okay. Si Brother June Santos. At binabati natin ang pamilya ni Brother Jose June Santos Junior. Siyempre si Sister Rosalea ng Balay Rosa Pateros. Sister Rosalea, Leia Rosa, yan. Kung sino man ang tauna. Dilito din ako doon. Leia Rosa, Rosalea? De, Rosalea. Rosalea. Rosalea Santos, ang napakabuti at magandang may bahay ni Brother Jose Santos Jr. Yan ang may-ari ng Balay Rosa. Yan ang may-ari. Kaya huwag daw niya palalayasin si Brother John, please. Thank you po, thank you. Yung aming pagtanaw ng malaking utang na loob sa pamilya nyo. Dahil bukas lagi ang inyong taanan. Siyempre, yung inyong suporta sa ating palatuntunan. Okay. Salamat po. Father Francis Benedict. Father Isidro Puyat, we love you. Ayun eh. Ayun, Parang nagbabadya ng ano yan, seminar ha. Ay, magkakaroon tayo ng lecture, Mary Help of Christians, Paris, dyan po sa Laguna, kay Father Toto Serrada, Salesian of Don Bosco. Father Toto, salamat po sa inyong paanyaya, kaya kami makakarating dyan. At syempre, may mga invitation sa atin, medyo nakakaroon lang ng preparasyon para sa date, no? At kasama na dyan dun sa Iba Sambales kay Father Dexter, Dexter Padi Magno Castillejos, okay? No? Castillejos. At saka syempre yung ating mahal na kaibigan sa anong to dito, anong seminaryo ito, sa Tarlac, no? Si Brother Angelo Dueñas, mabuhay ka. At saka nag-birthday si Brother Rob Espiritu ng Tarlac, ha? Nag-birthday yung mag-ama si Roberto at saka si Rob.
Pinaigsing Roberto yun, Junior. Ang problema, hindi ba lang tayo naanyayahan? Ilan? Talaga naman tumag-amang to. Naghihintay kami. Oh, Roberto Espiritu, Junior and Senior, Senior and Junior. Nag-birthday kayo. Diyan sa Tarlac, di nyo man lang kami niyaya. Kayo talaga, oh. Okay, so ganito po mga kapanalig. Balikan natin yung ating pinag-uusapan. Tayo po, sabi ko nga kanina doon sa Australianong nagwawala sa harap, magbigay kayo ng respeto. Sa tao, rirespeto tayo. Pero sa inyong pananampalataya, hindi natin pwedeng palagpasin yan. Hindi namin kayo tatantanan. Bakit? Excuse me. Kasi we are talking about the truth. Yes. Pagka ang katotohanan, sabi nga ni Father Anton, veritas. We are veritas. We are truth for the truth. And nothing but the truth. So help us God. Yun. Parang nasa God lang. Help mo yan. Pagka pinag-usapan yung katotohanan, ang realidad ngayon, bahagi ng ating bansa, ang Batangas, no, ay nasa kalamidad. Ang realidad, ang kalamidad na yan ay ginagamit, sinasamantala ng ibang mga sektang wala sa katotohanan, ang ginagamit na panakot. Bakit opo kaya? Oh. Ito yan ha, sabi ho nila, eh kukunin ko yung term na ginagamit. Oh. Signs of the last days or yeah, yung end times. Mm-hmm. Ano daw yan? Yung war at large scale, malawak na digmaan. Yung famine, na? Ano? Yung pagkagutom, yung great earthquake, at yung increase of crime. Lahat yan ginagamit nila. Pero, pwede mong banggitin to remind the people magbalik-loob sa Diyos. Yes. Pero wag mong i-approach ang pag-deliver mo ay para matakot ang tao. Iba kasi yun eh. Totoo diba? Yan. Parang yung salita ni Brother Marlon, yung kamote. Uh-huh. Ano ba yung i-deliver yung kamote? Paano yung i-deliver yung kamote? Sa iba't ibang anyo? Oh, depende yan eh, di ba? Sinasabi nga, it's not what you say, it's how you say it. Yes. So kung minsan, na-appreciate mo, halimbawa si Brother Marco, kamote ka talaga, ang pogi mo. Yan. Yun, yun. O, diba? Sabihin, hindi ka nagsisinungaling ha. Yung kamote, parang part ng papuri sa kanya yun. Kamote talaga. Sa ibang anyo. Sa ibang anyo. Sabi ni Tatang, pogi din daw siya, kamote ka, Tatang. Iba. Ibig sabihin, iba yun. So it's how you say it. Same language, same term. It's how you deliver. In a different tone. Yung intention, yung ibig mong pakahulugan. So ibig sabihin, alam natin na kung titingnan natin ang buong larawan, nung sinasabi, kahit na with reference sa Biblia, nakakatakot kung yan lang ang pag-iisipan natin. Ngunit, if we are going to remind nung kapanalig natin o yung kapwa nating Kristiyano, kung totoong Kristiyano ka, dapat i-deliver mo ito ng maayos to remind them na magbalik loob instead of matakot. Yes, yun. Alam po ninyo, pag pinag-uusapan natin to, may nakikinig sa atin na hindi natin kapanalig. Oh, yung kaiba yun. Yeah. Well, of course, magbibigay sila ng justification dun sa kanilang stand. Okay. No, na kailangan nilang sabihin yan in a manner na parang matakot ang tao. Yes. Okay. Mm-hmm. Bakit? Gagamitin nila yung 2 Peter chapter 3 verse 3 and 4. Ang sabi po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4, una sa lahat, dapat ninyong malamang sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mga pita ng laman. Sasabihin nila si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. Ano justification dyan? Yung sinabi mo kanina, Tang, bata ka pa lang, 4 years old, 59 ka na ngayon, iisa yung tono yan, na yan ang magugulaw na ang mundo. Pero sabi dito sa 2 Peter chapter 3, sabi dito, inabot na ng kamatayan yung mga magulang namin, wala pa rin pagbabago. So ang dating sa kanila nito, nililibak natin at pinagtatawanan sila. Ano masasabi mo dyan? Dyan nagkaroon ng malaking problema ang iba't ibang sekta ng mga Protestante, specifically yung pinanggalingan kong Iglesia ni Cristo. Kung naalala nyo, binanggit ko yung isang bahagi ng kanilang doktrina, no? Pangunahing doktrina ng Biblia, Iglesia ni Cristo. Doon sa mga nangyayaring paglindol, sa lindol na tayo pumokos. Focus mo na sa lindol. Pag lumilindol, ang kanilang sinabi dyan, 1940s, kay Manalo nang galing yung aral. Ang palatandaang ito'y nagbabadyang malapit na ang araw ng paghuhukom. So malapit na. Pag sinabi mo malapit na, andyan na talaga. Dyan nagkaroon ng problema, mga kapanalig, ang Iglesia ni Cristo. Dahil kung totoo na ang mga paglindol
ay nagbabadyang malapit na ang pagdating ni Kristo, eh, pumunta ka sa Google. Ah. I-research mo. Noong pong taong 1755, November 1st to be specific, nagkaroon po ng isang lindol sa Lisbon, Portugal. Mahina lang po, magnitude 8. Wow! Now, malakas pa yan sa Ruby Tower, oh. Kulang sa yung paggiba yes, ng opo. Ruby Tower. Nangyari to November 1, 1955, magnitude 8. Konti lang ang namatay dito. Ilan? Mahigit, ini-estimate nila mahigit sa pagitan ng 50,000 hanggang 100,000. Di parang consider na great earthquake yan. Yes, kaya nga po ito inirelate ng mga historian sa nakasulat sa Biblia doon po sa Apokalipsis, no? Inirelate po nila yan doon sa nakasulat sa Apokalipsis na palatandaan na pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi ko na po babasahin, babanggitin ko. 6. Apokalipsis 6:12-13. Kung totoo na ang mga palatanda, itong mga paglindol, ay pagdating ni Kristo, dapat noong 1570, dumating na si Kristo, 300 years ago. Oh, eh sila 1914 lang nagtuturo, eh wala pa namang kakayang 200 eh. Pero malapit na. May problema sila, Brother Marco. At yan ang malaking problema nila. At ang malaking problema yan, yung i-declare mo, no, yung tinatawag na doomsday. Yes. No? Iba po yan dun sa pagre-remind eh. Magkaiba ho yan. Ngayon, para ma-figure out natin, ano talaga ang totoong palatandaan sa mga huling panahon? Hindi po ang gera. Kasi matagal na nangyari nagkagera eh. Oo. Diba? Napanood ko nga dyan si Mel Gibson, diba? Pinatay yung dalawang anak niya. Braveheart ba yan? Braveheart. Yun, Civil War. Braveheart. Diba? May mga ganong gera eh. Oo. Oh, natapos ba mundo? Hindi. Hindi. Nagkaroon ng lindol. Eh, nun nga lang pong January 15, 2018, pumutok yung Mount Mayon eh. Mm-hmm. Eh, paano nung July 16, 1991, pumutok yung Mount Pinatubo? Bakit hindi natapos ang mundo, particular dito sa Pilipinas? Kasi, hindi po ang mga nangyayari sa kalikasan yan ang talagang palatandaan ng huling araw, kundi yan ay reminder sa atin, no? Ano ang totoong makikita natin, masasaksihan natin sa mga huling araw? Ito po ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 3. Basahin ko na po. Tandaan mo ito. Ito ha. Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Yun yan sabi ng Matthew 24 eh. Sabi, magiging laganap. Laganap. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at namumuhi sa mabuti. Yan ang palatandaan ng huling mga araw. Anong ibig sabihin? Mawawala ang pag-ibig. Ngayon, pumutok ang taal. Nawala ba ang pag-ibig? Nawala pa ang kabutiang loob? Tumanaw po kayo sa South Luzon Expressway. Yeah. Napakadaming sasakyan patungo ng Batangas, nagdadala ng mga relief goods. Isa na dyan, si Diyos Mabalus Hernan Mendoza. Amen. Ang kura paroko ng Santa Marta, Pasig. Amen. Agad-agad pagputok ng bulkan, nagparedi sa kanyang mga sons of Father Hernan, nagbalot at nung isang araw nagpunta doon, namigay, naaro ng pag-ibig. Yes. Nariyan po ang iba't ibang lunsod. Naku, doon sa amin, lunsod ng Taguig. Si Mayor Edgardo Lino Cayetano, nagpadala agad ng pwersa doon. Pinangunahan pa ni Lisa Bunye. Nag-birthday nung isang araw. Pero nandun sa Batangas, medical mission. Yeah. Ang daming pag-ibig na nakita sa mga kapatid natin para tulungan yung mga taga-Taal. Nadaanan natin dyan sa kabilang kanto. Yes. Banggitin ko na. Yung Caritas Manila. Nagbalot agad. Pagputok, nandun agad ang mga kapanalig natin taga-Caritas. Punong-puno ng pag-ibig. Ang sabi ng Bible, mawawala daw yung kabaitan. Yung daw tinatawag na mamumuhi sa mabuti. Eh, gumawa ng napakadaming kabutihan eh. Ibig sabihin, itong nangyayaring kalamidad sa ngayon sa ating bansa, wala pong kinalaman ang pagdating ng paghuhukom dito. No? Walang kinalaman ng bulkang walang kinalaman yung Nazareno, pero merong isang totoong nangyayari. Walang pag-ibig sa magulang, Swail. May alam ako dyan. Ayun, yan ang nangyayari. Di ba tiniwalag? Oo, pati mga kapatid niya tiniwalag. Didiretso na natin si Eduardo.
manalo. Tiniwalag yung kanyang nanay at mga kapatid. Ang aral nila, kapag wala ka sa loob ng iglesia ni Kristo, mabubulid ka sa dagat-dagatang apoy. O, ibinulid na po ni Eduardo ang kanyang nanay sa impyerno. Naku po! O, may pag-ibig ba sa mga nangyayari? May pag-ibig ba? Sa kanila, wala. May pag-ibig ba? May nangyayaring gera ngayon, 7 taon na. Syria. Hanggang ngayon, ayaw tigilan noong kanilang leader, si Assad. Apo. Yung sarili niyang mga kababayan, dahil meron siyang kinikilalang lugar na kalaban daw siya, humihingi siya, binobomba, namamatay doon mga bata, walang kamalay-malay. O di karahasan yun? Karahasan yun. Ngunit, dumadating ang mga tulong mula sa kung saang-saang dako dahil gustong tumulong. May pag-ibig, wala. Meron, pag-ibig. Meron. Huwag na po tayong lumayod sa part ng Calabarzon. Si Bishop Ray Evangelista binuksan lahat ng simbahan ng Diocese of Imus. Ang Archdiocese of Lipa binuksan lahat para kanlungin ng mga evacuees natin. May pag-ibig. Tanungin mo yung mga kapilya ng mga may tulis. Iglesia ni Cristo, binubuksan ba nila? Yung mga yung mga churches kung kuno, di ba? Kapilya. Binubuksan ba nila para sa mga evacuees? Naku po, mga kapanalig, ang Diocese of Imus, si Bishop Ray Evangelista, ang Diocese of Batangas, Archdiocese of Lipa, binuksan, ang iglesia isinara. Babalik po tayo. Kaya yung binuksan, alam mo bakit? Papasok yung asphalt. Yung asphalt kasi makapinasok doon sa akin. Ito na tayo. Okay. Pinambolis nila yung matanda. 10,000 days. Pero ano ba yun? Pinambolis lang matanda. Hoy, binabati po natin ang mga kaparalig natin. Miguel Sagid, Dory Bautista, si Marilu Pascual Nicolas. Uy, Sister Malu, mabuhay ka. Father Sid, mabuhay po kayo. Ronald Rado Pakrin, si Daddy Sunny Tibay ng USA. Mabuhay po kayo, Daddy Sunny. Helena Villar, si Sir. Father Bill Simon, Villabisa. Father Bill. Father Bill, di ka namin natsitsempuan dyan, ha? Bungabon. Sara Lastrolio, mabuhay po kayo. Joey Clemente, Sister Flora Go, John Benedict Cruz, Percival Arenas, Sin Malgapo, Jojo Rivera is watching us. 1,000. Siyempre, kay Sister Belia Basco, mabuhay po kayo. Ave Maria! Gracia plena! Nanunod po sa atin si Brother Nick Aguila, Salesian of Don Bosco. Diyan po sa Don Bosco, Tarlac. Kasama yan ni Brother Angelo Dueñas. Okay. So, Tatang Larry, nanunod din sa atin si Mother Pauline Bacani, ang superior ng Angelic Sisters of the Immaculate, Angelic Sisters of the Annunciation. Kasama niya si Sister Maria Josepina Reyes, no? At si Brother Salve Santiago. Okay. Siyempre, si si Brother Maximiliano Adriano ng Malolos, Bulacan, nanunod sa atin. Okay. Nakikinig, nanunod. Anong masasabi natin doon sa binabanggit ng ating banal na kasulatan sa sulat ni Pablo sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 and 3, magiging ang tao marahas, mawawala ang pag-ibig, ang tao magiging lapastangan, walang pagkilala sa Diyos. Ngunit, no, lahat ng 'yan hindi pa nangyayari dahil pag may kalamidad, lalong lumalakas ang pag-ibig ng mga kapwa-tao sa kapwa-tao. Actually, even the animals. Di ba? Yung ating mga kaibigan sa PETA ba yon? Gusto nila i-secure ilictis, i-rescue yung mga hayop. Pati nga si kaibigang Tulpo, Erwin. Di ba? Kaya nga sabi ng mga taga-Batangas, ay, parinig ka ikaw! Parinig ka! Nang mailigtas sa mga kabayo! Ikaw, ano masasabi mo doon? Sa pag-ibig? Unang-una, ito pong calamity na to ay isang magandang senyales sa atin. Bakit? Doon lumalabas yung tunay na pagbibigayan, yung mga pagkakawang gawa. Bayanihan. Yes, yung bayanihan. Doon po nakikita kung gaano ang pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa upang iparamdam ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Yun. So ibig sabihin, instead na katakutan, nagiging isa pang paraan para mas lalo nating maipakita
yung ating pagmamahal sa kapwa, no? O doon naman sa sobrang nagmamahal, wag naman kayo mag-donate ng mga lumang brief, lumang panty, hindi na kailangan ng mas, marami nang mas, no. May nag-donate pa ng trahe di buta. May nag-donate pa ng mga Amerikano. Ay, Amerikano pwede, malamig. Oo, malamig. Malamig. Yung trahe di buta, wag naman. Di ba? Wala naman sa gala doon. At saka may tawag doon, hindi na used clothes, ha? Hindi na, hindi. Ano na? Pre-loved clothes naman. Oh. Ibig sabihin yung dati mong minahalin yung bigay mo, hindi yung talagang gamit na gamit. Alam mo, katulad nito ni Brother Philip, o yung jacket mo, donate mo yan. Pwede. Pwede. Iyayakap mo sa katawan mo yan. Ibabalang ko na ito kaya. So, mga kapanalig, pinag-uusapan natin ang kalamidad. No? Ito nga inuulit namin. Binanggit ni Brother Marco, ang tunay na palatandaan ng pagdating ng Panginoong Hesus ay ang pagbabagong ugali ng tao o tuluyang pagtalikod sa Diyos. Yun ang magiging dahilan ng pagbabalik ni Kristo. Ngayon, ito ang problema ng Iglesia ni Kristo. Tuwing may kalamidad, tuwing may darating na kalamidad, simula noong 1914 hanggang ngayon. Itamay mo na yung ibang sekta, hindi lahat ng Iglesia. Mga bunagan, yung mga rapture na, Almagido na yan. At sinasabi nila, nagbabadyang malapit na raw ang paghuhukom. Ang tanong, totoo po bang nakasulat sa Biblia na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Totoo po nakasulat, malapit na. Sino ang nagtakda na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo o katapusan ng mundo? Ang Diyos. Diyan nagka-problema ang Iglesia ni Kristo. Hindi nila pinag-aralan yung time frame, no, ng pagtatakda ng panahon sa salita ng Diyos at sa salita ng tao. Ano ba ang katotohanan? So basahin po natin ang Kabanata 3:8 na ikalawang Pedro. Ganito ang malinaw. Pakinggan ninyo, mga Iglesia ni Kristo at mga born again. Ulitin ko lang yung verse na nga. Ang bilis mong binigay. Sorry. Tsaka inuuna mo yung ano eh. Para ka pa rin Iglesia eh. Huwag mo na inuuna. 2 Peter. 2 Peter. Chapter 3. Verse 8 hanggang 10. Okay. Para po sa mga nakikinig. Okay. Ang babasahin po ni Tatang, yun pong time frame ng Diyos. Yeah. Yun o ang kaibahan sa time frame ng tao. Okay. Kumbaga, yung kalendaryo ng Diyos at yung kalendaryo ng tao. Okay. 2 Peter chapter 3 verse 8 to 10. Basahin niyo po. Datapwat, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng 1 araw. So maliwanag, mga kapanalig, ang 1 araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. So magbigay tayo ng halimbawa para mas mababaw. Halimbawa, sinabi ng Diyos, 1 araw na lang maghuhukom na. Ang tanong, sino ang nagsalita? Ang Diyos. Ang Diyos. Ibig sabihin, 1 araw, 1,000 taon pa yun. Ang bubunuin natin. Ang bubunuin. Kung tao ang nagsalita, ang katumbas nito 24 hours lang. Kasi 1 araw lang. Alam mo, sinabi ko, bukas Melchor, tandaan mo. Patay ka na! Hindi, yayaman ka! Yayaman ka! Inatayan kasi ang bata-bata. Pabuti ko muna ng 42. Kasi maghuhukom eh. Alam mo, sinabi ko, ngayon, mag-aalas 3 na. Melchor, bukas ng alas 3, yayaman ka! Amen. Ang katumbas nung 1 araw, 24 hours lang yon. So, hindi mo pwedeng i-apply ang panahong itinakda ng Diyos sa panahong itinatakda ng tao. Palpak si Felix Manalo at ang mga ministro. Ito po'y isang pandaraya na ginagamit ang kalamidad para makaakit ng mga tao. Opo. You know, ang mukhang hindi nila nababasa yung sinabi po sa sulat ni Pedro, no, na ang 1 araw sa tao ay katumbas ng 1,000 taon sa Diyos. So ngayon, 2,000 years, 2 days pa lang po tayo sa Diyos. Kasi 20 ano, etneb na yun eh. 2,000 pa lang po, 2 days pa lang kay Lord. Yun ang difference. Yung Iglesia ni Cristo, 106 years na. Wala pa. Segundo pa lang yata sila sa Diyos eh. Wala pa. Diba? So in relation po, dun sa binanggit natin kanina sa Tito, 2 Timothy chapter 3 verse 1-3. Opo. Mawawala ang pag-ibig. Mawawala ang pagkilala sa Diyos. Alam mo ninyo, yung pagdating ng Panginoon, napakalabong mangyari agad-agad sa isang kislap mata dahil pumutok ang Mount Pinatubo, pumutok ang Mount Mayon, pumutok ang Mount Taal, pumutok ang iba't ibang vulkan. Hindi po yan. Sabi nga ho, tutuloy ko yung binasa ni Tatang sa verse 9 ng 2 Peter chapter 3, ang Panginoon
ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Nais ng Diyos na magbalik loob muna si Marlon Nasuelo, si Marco Evangelista, si Tatang Larry Malyari, si Brother Louie, si Brother Melchor, si Brother Cesar, lahat tayo bago darating yung takdang araw. Kaya pala hinabaan niya. Kaya walang mapapahamak. Kaya hinabaan niya yung panahon. Amen. Oh, amen. Diba? Salamat sa Brother Dios. Melchor, ano masasabi mo dyan? Kaya po yung mga gumagamit ng pananakot, eh matagal na akong kumita yan. Dulos na takot dami. Wala na, matagal na. Ang ganda na kumita. Ang ganda na. Matagal na kumita po yung mga ganyang mga darating. Yung iba nga, binibenta yung mga gamit dahil natatakot. Una-una, paalala lang po, mga kapatid, matagal na pong kumita yung propaganda na yan. Yeah. So it is considered propaganda. Yeah. Okay, Brother Marlon. Ang akin lang siguro, ibigay ko yung sa Revelations 3:3. No? Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito-ito pa rin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa inyo. Ang ibig sabihin dito, huwag tayong tumutok kung talagang bukas ba, makalawa, katapusan na ng mundo. Ang pagtutuunan natin na sabi ng Panginoon, magsisi ka, darating ako, pero darating ako na parang magnanakaw. Any moment, darating siya. Dapat ihanda natin ang ating sarili, yan ang ating kapwa. Yan ang kamatayan. Yan ang kamatayan. Yan the end of the world. Yan, end of your life yan. Una sa lahat, sa mga kapanalig natin nakikinig, manalangin tayo, magdasal, no, magkumpisal, ganun po, preparation. Pangalawa po, huwag tayong manakot. Pangatlo po, tumulong po tayo sa nangangaila. Yun po ang mabuting gawin, hindi yung pananakot po. Hindi po ba, no, yun sa mga relief goods, yung mga gano'n, pwede tayong tumulong, huwag tayong manakot. Ayun lang po ang masasabi ko. Okay, bigyan natin ang pagkakataon si Brother Philip sa iyong mensahe. Tama po yun yung sinabi ni Brother Louie na imbis na share your blessing at share your love, bakit po pananakot ang inyong ibinibigay? Hindi po ganun. Huwag po sanang ganun. Amen. Amen. O, Tatang. Tayo bilang mga Kristiyano-Katoliko, no, sa lahat na nagpapakilalang kunyari Kristiyano, ano po ba, papaano po ba ang tama at positibong aspeto na dapat nating gawin, no, sa panahong ito ng kalamidad? Ano po ba? So, bayaan nating Biblia ang magbigay sa atin ng payo sa unang Pedro, ayan, inuna ko yan. Unang Pedro. Sa unang Pedro, kabanata 5, talatang 7, pakinggan po ninyo mga kapanalig, na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan o takot sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ayun. May na-observe ako sa binasa mo. Oo, po po. Na inyong ilagak. O, eh baka naman kumita lalo. Ilagak eh. Tayo'y mag-abuloy, abuloy, abuloy. Hindi po. Ilagak eh. Ilagak. Natatangi, ano? Tanging lagak ba yan? Hindi po. Ano yan? Ang ibig sabihin sa panahon ng kalungkutan, ng problema, kalamidad, tagutom, anumang kaguluhan, ibigay natin sa Diyos ang tiwala at tayo'y ipagmamalasakit niya. Hindi niya tayo pababayaan. Huwag nating gamitin ang kalamidad. Sabi nga ni Melchor, kumita na yan. Huwag na kayong manakot. Amen. Bilang susog sa binasa mo sa 1 Peter 5:7, sabi yun ng ating Panginoon sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Come unto me, all you are weary and carrying heavy loads. At sabi yun ng 1 Corinthians chapter 13, verse 13, ang tatlong ito'y mananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sa gitna po ng kalamidad, ang pag-ibig po ay nakikita, nararamdaman, at dumadaloy sa mga nasasalanta, sa mga naapektuhan. Kaya ibig sabihin, yun hong paalala sa atin ng Matthew 24, huwag nating kilalanin na magiging katatakutan para sa atin. Kundi ito'y isang lalong pagtawag sa atin
na ibuhos ang pag-ibig sa mga nangangailangan, sa mga nasasalanta, hindi lamang sa oras ng kalamidad, sa lahat ng panahon at pagkakataon. At speaking of pagtulong, meron po kaming nais na ipakilala sa inyo. Ito po yung isang tinatawag nating powder detergent. Ang pangalan ay Almighty. Ito pong Almighty ito ay bawat kukuha nito sa halagang 85 pesos ay magbibigay ng tulong dun po sa mga nagda-dialysis. Ito po yung programa ng isang kaibigan na ginawa nila, manufactured, no? Tapos pagka kayo nag-avail nito, ay kayo po ay nakikishare doon sa mga tao, kapanalig natin, nagda-dialysis. Ang pangalan po ng sabon, Almighty. Parang God. Okay. Almighty. Okay. So sa diwa pong yan, salamat po ng marami sa inyong pagsama sa amin, kay JB at kay Cindy na mga co-pilot natin. Salamat sa inyo. At sa lahat ng sumusuporta sa ating palatuntunan, kay Father Anton Pascual, kay Father Roy Villien at kay Father Bong Bonggayan sa buong management ng Radio Veritas. Maraming salamat po. At susunod na po ang programang Yesu Bible Hour. Ako po, si Brother Marco C. Evangelista. Ito po, si Brother Louie Hermosa. Ito po, si Brother Marlon Azuelo. Ito po, si Brother Melchor Manalili. Brother Philip Cesar Herrera. Ito naman po, si Tatang Larry El Malyari. Hanggang sa susunod na linggo, lahat po kami ay laging nagsasabi sa inyong, sumayin nyo ang katotohanan! Salamat po! Bye-bye, Pans! I love you!